Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po'y dakilang kapyastahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa ala. Panginoong Yeso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Sa kanan ng Ama.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan ng mahal na Bering Maria, kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingag sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahaya ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan.
bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Poong Jesus, salita ng langit na naog, naging tao sa pagsakop, sa sala ng sansino ko. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo, no, sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio.
No, bawat isa sa atin ngayon ay dumudulog sa Kanya, humihiling ng panalangin, humihiling ng mga biyaya na naway mamagitan siya sa atin, lalo higit yung may mga karamdaman na ngayon ay nihiling ng kagalingan. At naway sa inyong pag-alis, baunin ninyo ang kagalingan mula kay Santo Padre Pio. Amen. Ngayon po ay kapiyestahan, dakilang kapiyestahan, solemnidad, ano, ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, yung Annunciation. Mga minamahal na mga kapatid, talagang nung ang tao ay magkasala, si Eva at si Adan ay magkasala, alam natin na ang tao'y inalis sa paraiso. Tayo ay nakaranas ng hirap, tayo'y dumanas ng sakit, kaya tayo'y nagkakasakit, bunga ng kasalanan, no? Tayo'y naghihirap sapagkat yan ang bunga ng pagsuway ng ating mga unang mga magulang, si Eva at si Adan. Pero ang Diyos ay nangako sa atin na ipagpapadala siya ng tagapagligtas para ang tao ay makalaya sa kasalanan. Nangako siya na ipadadala niya ang tagapagligtas at ipanganganak ng isang babae. At ito nga ang mahal na ina. At natunghanan natin ang kung papaano tinanggap ng mahal na ina ang pangakong ito ng Panginoong Diyos sa sanlibutan na tagapagligtas. Kaya yung sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo, mga tao, ganun na lamang ang laki ng utang na loob natin sa mahal na ina. No? Sapagkat ang pangakong kaligtasan, siya ang nagdala. No? Sa kanyang pag-oo sa Diyos. Hindi niya alam ang mangyayari pero siya'y lubos na nagtiwala sa Panginoong Diyos. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, ang mangyayari sa kanya. Bahala na ang Panginoon, no? Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating panahon ngayon, no? Gaano kalalim ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos? Sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, gaano kalalim ang iyong hagip ng iyong pagkakilala sa Diyos? No? Ang mahal na ina'y inihanda yan ng Panginoon. No? Siya'y inihanda hanggang sa dumating ang tamang panahon. At itong ang panahong ito, itong Annunciation, ito ang pinakadakilang moment sa kasaysayan. Yung ihayag ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Ito yung pinakadakilang sandali at tanggapin nga ng mahal na ina na tayo ngayon nakakaranas ng kaligtasan. Kaya sa ating buhay, no, kung inyong pagninilaya ng iyong sarili, no, pag tayo dumadating sa mga suliranin sa buhay, gaano kalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos? No? Gaano kalalim ang iyong pag-oo sa Kanya? Ayaw mo bang umoo araw-araw sa Kanya? Na ikaw ay mananatiling tapat sa Kanya? Kaya mo ba yan? No? Kaya gano'n na lamang ang utang na loob natin sa mahal na Birheng Maria. Kaya nawa, ano, tayo, no? Tayo din, mga minamahal na mga kapatid, ano? Bagamat mahirap sa atin, tayo'y dahil lang ating natura, yung ating inclination, yung ating concupiscence, yung ating inclination to sin, talagang lagi tayong nakahapay sa kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at sa iyong laging
pagtitiwala sa Kanya. Kahit ikay nakahapay sa kasalanan, hindi ka babagsak dahil sa iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kahit na ikaw ay isang kulwit na laang, ikay bagsak na, pero pag nandoon ang iyong pagtitiwala sa biyaya ng Diyos, kita niyo ang nangyari sa mahal na ina. Siya'y napuspos ng biyaya ng Panginoon sapagkat buong buo niyang inialay ang kanyang sarili sa Panginoon. Tayong tao, kahit tayo'y mahina at marupok, umuo ka lang sa Diyos. Ibigay mo lang yung iyong consent sa Kanya. Huwag mong ibibigay sa demonyo ang iyong pag-oo sa Diyos mo ibigay. At ang biyaya ay iyong makakamtan. Mapupuspos ka rin ng mga pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mga minamahal, ang tanong, saan ka ga umuoo? Sa Diyos ba o sa kasamaan? Kanino mo ibinibigay ang iyong consent? Sa Diyos ba o sa kasamaan? No? Sino nagpapatakbo ng buhay mo? Ang Diyos ba? Kaya nawa, marahil sa takbo ng buhay natin, tayo ay nadulog sa Diyos, tayo humihiling ng pagpapala, ng kagalingan, pero ang iyon namang consent ay wala sa Kanya. Tayo'y maraming hinihiling na biyaya sa Panginoong Diyos, pero ang kalooban mo naman ay nasa iba. Contradictory. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, nawa, yung ating pag-oo sa Diyos, no, naway sa Diyos lamang. Kaya pag tayo'y lumuhod at lumapit sa Panginoong Diyos, alam mong sa Kanya tayo lumuluhod at humihingi ng pagkapala at biyaya. Dapat ang ating iniisip, ang ating sinasaloob, at ang ating ginagawa ay para sa Panginoong Diyos. Hindi yung magkaiba ang iyong iniisip at ang iyong ginagawa at ang iyong sinasabi. No? Laging dapat panapanama ang lahat at nawa, laging para sa Panginoong Diyos. Kaya nga mga minamahal, nawa inyong hilingin kay Padre Pio ngayon na sana ng inyong puso, ang inyong kalooban, ang iyong desisyon, ang iyong pag-oo ay laging para sa Panginoong Diyos. Huwag kang oo-oo sa kasamaan sapagkat magiging alipin ka ng kasamaan. Sa Diyos ka umuo at magiging alipin ka ng Panginoon. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid. Pang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagkisimula ng pag-iral nito noon pamang ang iyong anak ay magkatawang tao
ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapyastahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging di na iba sa amin noong lokuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birhing nanalig sa pagkabalita ng anghel. Siya'y dinala sinapupunan na maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang iyong pangako, kasambayan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasahan ng lahat ng mga bansang ng sangkatauhan. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsalo tayong masaya
tinapay na pumista, bago't wakas, aleluya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailanman. Si Kristo inihali na pamaskong maamuntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Agot wakas, aleluya. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailanman. Si Kristo inihali na pamaskong maamuntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Agot wakas, aleluya. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad at ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang iayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo inihali na pamaskong maamuntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Agot wakas, aleluya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay sa nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay. Sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos sa mga pilgrims at devotees na bumibisita dito sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng mga impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng mga QR codes na makikita sa paligid ng ating simbahan at pakikompleto ng mga impormasyon na kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyekteng ito. Dalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa timtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa panalalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.